Ang Semana Santa po ay panahon ng pagdinilay sa sakripisyo at pagkamatay ni Hesus Kristo para sa kaligtasan ng sanlibutan. At para gabayan tayo sa usaping ito, makausap natin live sa studio si Father Nick Lalog, ang Paris Bispo ng Pagbagin Santa Maria, Bulacan. Father Nick, good morning. Yes, good morning. Ano po ba yung mga dapat ginagawa ngayong Semana Santa? Unahin na po natin. Yung bisita iglesia, ano to? Anong araw ito dapat? At ano bang kahulugan ng pagbisita sa mga simbahan? Ang bisita iglesia, Arnold, ay tuwing Huwebes Santo. Pagkatapos ng banal na misa sa gabi, di ba tatapos ang misa, no? Yung kasi sa huling bahagi ng banal na misa, irerepositoryo yung Santissimo Sacramento. Mm-hmm. Yung reposition, ilalagay sa isang lugar, tatatangin mula sa tabernakulo, tatatangin altar, kamukha sa parokya mo, di ba, sa Santa Rita, dun sa malayo, para magkaroon ng pagpaparangal. Apo. Tapos doon, yun ang isang purpose ng bisita iglesia. Umiikot ang mga mananampalataya sa pitong simbahan, yung iba Siam, pero pito ay sapat na. Okay. Ang tangong tuon ng pansin dito ay pagnilayan yung presence of Christ. Mm-hmm. Yung si Jesus sa buhay natin. Kaya nakalabas siya parang malaking ano? Hindi, nakapasok siya sa loob ng ito. Diba yung yun nasa ano, diba? Pagka yung Kristong Hari. Pero pagka yung mahal na araw, ipinapasok siya sa isang repositoryo, tawag doon. Okay. Parang tabernakulo. Oo. So, doon magninilay dapat. Yung mga tao. Kaya dumadalo sa mga simbahan. Sa mga simbahan. Doon pupunta. Doon pupunta. Yung titingnan. At magdarasal, magninilay. Mayroon mga panalangin para doon. Okay. Ito naman, Biyernes Santo. Ano naman dapat gawin pag Biyernes Santo? Di ba may lumaki ko, bawal mag-ano. Maligo, bawal maglaro. Di ba? Parang kailangan tahimik. May narinig pa ako kanina, bawal daw ngumiti. Sabi ng mga matatanda. Sa Biyernes Santo naman, ang tuwa ng pansin ay yung pagkakapako kay Jesus sa krus. Kaya mas naaangkop, maganda maliwanag sa mga tao, mas naaangkop po na mag-istasyon kayo ng krus kapag araw ng Biyernes Santo. Biyernes Santo. Kasi yung iba, Huwebes Santo pa lamang, sa bisita iglesia, nag-istasyon ng krus na. Naka-expose real presence yung si Jesus . Tapos mag-istasyon ng krus. Dapat Biyernes Santo ang pinakamaganda na istasyon ng krus. Pagkatapos yung ibang parokya, may 7 palabras ng alas 12. 7 last word. Okay. Oo. Alas 12 hanggang alas 3. Mm-hmm. Tapos alas 3, kadalasan, ito yung pagdiriwang yung ating ginaganap sa simbahan, yung bang pagparangal sa krus. Mm-hmm. Pagparangal sa krus. Sapagkat yung nga yung kahalagahan sa krus tayo'y naligtas. Mm-hmm. At susunod dyan, Father Nick, ito daw yung mas pinaka mahalaga pa kaya sa Pasko, di ba? Ito yung Pasko ng pagkabuhay. Pasko ng pagkabuhay. Ano naman yung mga tradisyon natin dyan, mananampalataya? Normally, yun nga pala, dagdag ko, Arnold, sa Huwebes ng umaga, Biyernes ng umaga, tsaka sa Sabado ng umaga, merong inaanyayahan ng mga tao sa parokya na magkaroon ng morning prayer sa simbahan, ng Lords. Tapos sa Sabado de Gloria, umaga, merong morning prayer, morning prayer yung Lords sa simbahan kung merong nakahanda yung parokya. Mm-hmm. Pagkatapos sa gabi, yung magdamag ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Yun yung Easter Vigil. Doon ay may seremonyas na muna merong siga, babasbasan yung apoy, tapos isindihan yung Paschal Candle, yung malaking kandila. Tapos yun ay susulatan yung taon, may mga panalangin, ginuguhitan yung year, tapos yung Alpha at Omega, sapagkat ang kandila ay sagisag ni Jesus. Siya yung liwanag na papawi sa kadiliman ng buhay ng tao. Okay. At ngayon pong 2013, siyempre, ito yung Pasko ng Pagkabuhay na nagkaroon tayo ng bagong Santo Papa. Father Nick, bilang panghuli, anong mensahe nito sa ating mga Katoliko? Alam mo, kasi yung pagkabuhay, sabi nga sa ibang bansa ay spring, nagkaganap pagkatagsibol. At ito yung panibagong sigla, panibagong pagbugso ng ating lakas sa simbahan. Kasi maraming tingin ngayon, ang simbahan bilang institusyon, ang mga pari, at ang mga kapanalig, mga mananampalataya, at kasama na higit sa lahat ang Panginoon Diyos, parang wala nang saysay. Ngayon, pinapakita sa atin, hindi. May kaugnayan. Kaya kasi sabi ni Pope Francis, gusto niya ilapit ang simbahan sa mga tao. At ito, tingin ko yung parang a springtime of hope sa simbahan, na meron tayong bagong Santo Papa ngayon, panibagong sigla, at panibagong pakikibaka, panibagong pag-asa, at pagbabagong buhay sa atin, sa lahat. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Father Nick Lalog, Paris Prispo ng Bagbagin, Santa Maria, Bulacan.